mga katanungan sa citizenship, overspending sa pangangampanya, at iba pa. Ilan lamang yan sa mga madalas sa katanungan ng ilan tuwing halalan. Pero alam mo bang ang mga yan, maaring masagot at mabigyang linaw sa ikalawang edisyon ng Insider's Note on Election Law, IMDQ. Ang aklat na ito ay isinulat ni Attorney Elenita Julia Tabangin Capuyan na isang election lawyer. Ang nilalaman ng kanyang mga aklat ay base sa 34 na taon nitong pagsisilbi sa COMELEC. This is an advocacy of mine na kahit mawala ako sa COMELEC, I'll still be an election lawyer till death. Kaya election laws till death do us part. Kaya talagang love ko ang election laws. Testament of me being a lover of election laws and to share yung pong nalalaman ko sa election laws. Sa pamamaraan ng storytelling, kaya rin itong maipaliwanag ng mas malinaw ang mga election law, partikular na ang Section 12, 68, 69, at 78 ng Omnibus Election Code, Section 40 ng Local Government Code, at iba pa na may kinalaman din sa Republic Act No. 6646 o ang Electoral Reforms Law of 1987. Dito, masasagot ang mga katanungan sa paghahain ng disqualification case na nakabase sa mga Supreme Court rules. There are a lot of things na nandito na wala sa common books. Kasi hindi naman siya summary ng cases ng Supreme Court. But it's may analysis ako dito na ginawa na kakaiba talaga siya pero effective. So if you are a politician, you might like to read this. Malaking bagay ang aklat na ito para sa election lawyer na si Attorney Francis na nagsimula taong 2022. Bukod sa dagdag kaalaman, maaari niya rin itong maghamit sa pagtuturo ng election law at paghawak sa mga kasong may kinalaman sa halalan. Kasi from insider's point of view ito eh. And with this naman na second edition, from a perspective din ng election supervisor, very helpful siya sa amin, particularly ngayon na magsisipag-filean kami ng mga iba-ibang petition for exclusion of voters, ng mga flying voters. Simple rin ang mga salitang ginamit na kahit si simpleng one, kayang intindihin ang nilalaman. Yung clarity, yung brevity, at saka yung conciseness ng material dahil may talent na ganun si Atty. Tabangin na ipepresenta niya sa paraan na hindi mo kailangan actually na sobrang maging technical sa pagpapaliwanag. Ang common market ko sa books ko, yung mga barangay captain, barangay kagawad, yan, yung mga yan. Tsaka those who are beginning to enter the political race, yan talaga yung mga kliyente ko. Kaya talagang nilagay ko siya, very simple yung words, derecho, at saka yung when I tell a story, it's really a story, pero it has a tinge of humor. Ito. Mabibili ang libro sa halagang 399 pesos. Taong 2022, nang unang ilatan ni Attorney Elenita ang kanyang unang edisyon ng Insider's Note on Election Law at inaasahan pa na madagdagan pa ang koleksyon ng mga ito sa susunod pang mga taon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.